astrology, and did you know that numbers rule our lives? Our guest today guarantees that and says you can find love by the numbers. Meet her and talk to her as Kababayan LA Talk Tuesday starts right now. Kababayan, kayo po ay nanonood ng kauna-unahan at kaisa-isang pang-araw-araw na programa para sa ating mga Pilipino dito sa Amerika. My name is Janelle Sawyer, kababayan here in Los Angeles. At ito naman po ang ating correspondent mula sa Manila joining us on the phone. And she wakes up very early for us every Tuesday mornings or Wednesday mornings sa Pilipinas. May Valdez, hello and welcome to Kababayan LA. Hi, Janelle. I miss everybody. Oo nga eh. Pero alam ko, every week, marami kang mga chika para sa amin dito sa Kababayan LA. Let's start off with some of the Yahoo top trends or Yahoo PH top trends dyan. Ano bang pinag-uusapan ng ating mga kababayan? Nako, syempre, unang-una, good news muna kasi alam naman natin na we have been working towards winning yung isang slot sa new Seven Wonders of Nature at ang bet ng ating bansa, of course, the Puerto Princesa Underground River na in fairness, I have been there thrice. It is really indeed a sight to behold. And according to the new Seven Wonders of Nature website, we are currently ranked third in terms of share of international and national votes. Kaya naman, tayong mga Pinoy, dapat, lalo na dyan sa Kababayan LA, tulungan nyo kami na gawing one of the new seven wonders of nature ang ating Puerto Princesa Underground River. Okay, how can we help? What's the website where we can vote? And until when can we vote? When's the deadline? Well, ito todo, vote pa din tayo. From what I know, actually last year, akala nga ng most of the Filipinos, tapos na ang botohan. Pero Janelle, pwede pa rin bumoto through www.new7, yung 7 po ay 7 talaga na number, new7wonders.com. Well, locally kasi mayroong text number, pero yun yung best para makatulong tayo na manalo tayo dito sa New Seven Wonders of Nature. All right, what a way to open our segment. Napakaganda naman diba? Talaga. We were showing kasi the video. Kasi ganda mo ito, itong underground river na ito, Janelle. Ay, maganda ka ng mga tatlong paligo. diba? Salamat naman, okay. May, pero parang kasing controversial mo naman ang ating news number 2 from Yahoo PH Top Trends. Ito type ko to ha, ito yung nanalo very recently sa Philippine Basketball Association or PBA Governors Cup. Ang nanalo syempre ay ang Petron Blaze Boosters na dating San Miguel at tinalo nila ang Token Text Tropang Texters ni Mr. MVP. Kaya naman mega big deal dahil game 1 pa lang intense na, merong winning shot ang ultra veteran na si Danny Ildefonso, siyang nagpanalo sa game 1. Pero ang mas controversial, ang mga coach na nakakalokang parang gusto nang magsabunutan, Janelle. Okay, first of all, this is what I miss, okay? I used to, alam mo naman, this was how I and where I started my career, yes, my TV career in the met, Philippines. Actually. But then at the same time, I was excited for Talk and Text because they were gunning for a Grand Slam, di ba? That's right, Pero mukhang, hindi nga nangyari. And a lot of people were wondering also kasi parang sinasabi sila yung favorite. So anong nangyari naman? Bakit kaya tinalo? What do you think? I mean, you're also a basketball fan. A huge basketball fan. Actually, pag in-assess mo kasi, medyo hindi, marami kasi nagsasabi, underdog daw ang Petron. Ang Petron sa game na to. When in fact, pag in-analyze mo, medyo nahirapan talaga si Token Text talunin ang Petron dun, even in their past games, no? And ang medyo controversial nga kasi dito is, meron silang bagong coach, no? Si kilala naman natin itong lahat, si Coach Ato Agustin, ang ngayong coach ng Petron Blaze Boosters. At tingin ko, maganda ang kanyang pep talk sa kanyang team kasi talaga namang all heart
ang ibinigay ng Petron, hindi talaga sila nagbigay ng kahit anong madaling puntos sa talk and text. Okay. At, kung yung sinasabi kong controversial, Janelle, dahil yes, after Game 3, mm-hmm, si Coach Chot approached, supposedly approached daw Ato Agustin at humilit si Coach Ato ng gusto mo suntukan tayo. So, sinabi ni Coach Chot na, bakit ako lalaban sa'yo? Eh, takot nga ako sa'yo. Ang sinabi ni Ato Agustin daw, isang bonggang-bonggang, eh bakla ka kasi. Why not? Diba, nakakatawa. Intense game inside the court, pero outside the court, meron panibagong mas mga... Mas intense. Oo. So, ano nangyari after the season, nung na-declara na champions itong mga, itong Petron? May narinig ba from either sides? Ay, yes, hindi pa rin tumigil si Coach Ato. Sinabi niya, kasi apparently sinasabi ni Coach Chot, sabi daw ha, is he was the one who got Ato Agustin somewhere in Pampanga. Dinedeny ito ni Ato Agustin. Sinasabi niya, I don't owe him a debt of gratitude. Ayan. At sinasabi niya na kinuha ko ni Coach Turo Valenzona. Yun ang sinasabi niya. Ayan. At sinabi ni Coach Chot na, hindi ko yun sinabi. Hindi ko naman sinabing I got him from Pampanga. At sinasabi lang niya na isa siya ata sa team managers nung sinign up nila noon si Ato Agustin. And sinasabi niya, they already won. It's over. Congrats to them. Yes. Yes, and one thing good about stories like this, alam mo naman tayo mga Filipinos, gusto natin ng mga ganyan, especially now na... Gusto natin ng bakbakan off court. Yes, especially now na may lockout sa NBA, so I'm sure mas maraming manonood sa panibagong season ng PBA. I heard that they just finished with a draft. Mm-hmm. Very exciting ngayon, meron silang bagong coverers, and I'm very sure and I'm very excited for the next season of the PBA. Meanwhile, yes, you know, Ali Peak, I hope for that, yes. Yes, Ali Peak is actually here vacationing along with some other players, and Ali Peak is going to be here with us, talk and text player po yan, na nag-expire na po yung contract niya, but we're going to be talking to him on Friday here on Kababayan Bongga. LA. For now, May, thank you so much. Thank you also. We'll talk to you again next week. All right. That was May Valdez, our Kababayan correspondent in the Philippines. If you want to follow her, she's very funny, and I suggest you follow her on Twitter, and that's her company as well, and that's the website as well. She does events in the Philippines. So, si May Valdez. We will be back for more on Kababayan LA. Love by the numbers. Do you believe in that? We're gonna maybe try to make a believer out of you when we return on the show. Don't go away.